sino ang agad makakalimot sa singer at komedyanteng si Elizabeth Ramsey. Maging ang henerasyon ngayon ay kilala ang aktres na ito, dahil marami sa atin ang kanyang napasaya, at napahalakhak sa kanyang mga kwelang jokes. Pero alam nyo bang si Elizabeth, ay 6 na dekadang namayagpag sa industriya ng show business, bago siya pumanaw. Alamin natin ang kanyang naging buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Ito ba, sa 1,000 halik ay puputi ka? Oo. Babalik ang dati mong kagandahan? Oo. Uumpisa ako na. Isa, dalawa, tatlo. Apat. Huwag mong dimisyon masyado, hindi ko na mabilang. Dandahan lang ho. 5, 6. Ibigin mo naman para kung mararamdaman. 8. Let us welcome the regional rock and roll queen of the Philippines, Miss Elizabeth Ramsey. Tumayo ka dyan! Peso jumping and a cold Lisa. Si Elizabeth Indino Ramsey ay ipinanganak noon December 3, 1931, sa San Carlos Negros Occidental. Ang kanyang ama ay si Arturo Ramsey, na isang Jamaican U.S. Merchant Marine, at ang kanyang ina ay si Marcelina Rivera Indino, na isang Filipina, na may lahing Espanyol. Ayon kay Elizabeth, ay maaga siyang ipinakasal ng kanyang mga magulang kay Isaac Johnson Sr., na isa din Jamaican merchant. Akala niya nung una, ay hindi ito totoong kasal at biro lang. Subalit ito ay totoo, at siya ay nagkaroon ng asawa, kahit siya ay hindi pa handang magpamilya. Habang naninirahan sa Cebu, siya ay nagkaroon ng 2 anak na sila Isaac at Ana. Subalit dahil sa kanyang talento sa pag-awit, siya ay naghangad na gamitin ang pagkanta, at gumawa ng paraan para mapakinabangan ang kanyang talento. Nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang lugar na sinilangan, at kasama ang kanyang 2 anak, ay doon siya nagplano ng susunod na hakbang na dapat niyang gawin. Nagpunta si Elizabeth sa Bacolod, at doon ay nakakilala siya ng mayayaman at maimpluwensyang tao, kung saan ay nakilala siya ng mga ito, habang si Elizabeth ay kumakanta sa mga kasino. Kalaunan ay nagdesisyon siya na lumipat sa Maynila, at doon subukan ang kanyang swerte sa pagiging singer. Nagkaroon siya ng big break sa showbiz noon late 1950s, matapos niyang magwagi sa isang singing contest sa programang Student Canteen. Ang Student Canteen, ay ang pinakaunang noontime show sa kasaysayan ng Philippine Television. Ayon kay Elizabeth, tinuruan siya ng isang kapitbahay na kumanta ng rock and roll, at dahil dito ay naging undefeated champion siya ng programa. Matapos manalo ni Elizabeth sa paligsahan, siya ay agad inalok ng slot para maging isang performer sa Manila Grand Opera House, sa tulong ng kapatid ng komedyanteng si Chiquito. Kalaunan ay nakapag-perform din siya sa tanyag na Clover Theater, at nagsimulang makilala at hangaan ng mga manunood. Dito ay nakasama din niya ang mga sikat na komedyante at stage performer ng panahong iyon, tulad nila Aruray, Balot, at Kasmot. Ang kanyang boses ay bumagay sa rock and roll na estilo ng pagkanta, na naging dahilan upang bansagan si Elizabeth bilang ang Queen of Rock and Roll ng bansa. Siya rin ay kilalang kumakanta sa stage ng nakayapak. Ito ay kanyang naging trademark, maging ang kanyang pagtataas ng damit habang umaawit. Ilan sa kanyang pinasikat na kanta ay ang Proud Mary, Razzle Dazzle, at Waray Waray. Noon 1961, si Elizabeth ay nagsimulang makapag-perform sa iba't ibang parte ng Estados Unidos. Siya ay naging pinakaunang Filipino na nakasama sa Philippine Festival Las Vegas Production, sa ilalim ng producer na si Steve Parker.
Siya ay nag-perform din sa mga sundalo sa American bases sa Pilipinas, at sa USS Enterprise for Wounded American Servicemen, noon panahon ng Vietnam War. Maliban sa pagiging singer, si Elizabeth ay nagsimula din umarte sa mga pelikula. Siya ay nakasama sa mga pelikulang Prinsesa na Ranha noon 1960. Pitong Atsay noon 1962, at ang sequel nito na pinakamalaking takas ng sumunod na taon. Ang Bukas ay Akin noon 1963. Pinoy Beatles noon 1964. Petrang Paminta noon 1969. Sa Jeepney ang Hirap, sa Good Time ang Sarap noon 1972, Reyna ng Pitong Gatang noon 1980. At marami pang iba. Sa pelikulang Ang Bukas ay Akin, si Elizabeth ay nanominate bilang Best Supporting Actress sa FAMAS noon 1963. Noon 1976 naman, siya ay naging isang household name, nang siya ay gumanap na Cleopatra, sa tanyag na TV commercial ng Super Will Detergent Bar. Matapos nito, ay pansamantalang nanirahan ng ilang taon sa Amerika si Elizabeth kasama ang kanyang anak na si Jaya. Doon siya ay sumama na mag-perform sa mga kapwa-performer na sila Tilly Moreno, Eddie Mercado, at The Ray Cards. Ayon kay Elizabeth, ang inaakala niyang mas magandang buhay sa Amerika ay hindi nangyari agad sa kanila. Nang panahong iyon ay halos kulang pa ang kanyang kinikita sa pangrente ng bahay. Siya ay nakaranas kumain ng luma at mabahong bigas na mabilisan na lang itinutulak ng pag-inom ng tubig, para ito ay kanyang malunok agad. Siya ay nagtiyaga, at nagpatuloy sa pagpe-perform, hanggang sa may maaliw sa kanyang mga gimmick at kwento, at unti-unting dumami ang nag-iimbita sa kanya para umawit. Nakarating siya sa iba't ibang parte ng Amerika at Canada. Noon kalagitnaan ng dekada 90, siya ay nagbalik sa Pilipinas, at muling bumalik sa showbiz. Siya ay naging successful sa kanyang comeback, nang siya ay lumabas sa iba't ibang mga pelikula at nag-guest sa mga TV programs. Noon 2012, si Elizabeth ay nag-guest sa Gandang Gabi Vice ni Vice Ganda, at ito ay nasundan ng Vinegar TV commercial, na muling nagpasikat ng kanyang bituin sa industriya. Si Elizabeth ay mayroon apat na naging anak, at ang tatlo dito ay sa kanyang unang asawa na si Isaac Johnson Sr. Nang ito ay namayapa at siya ay mabyuda, ay nakilala naman niya si Ray Cagahastian, kung saan sila ay nagkaroon ng isang anak na si Maria Luisa Ramsey. Si Maria Luisa, ay sumunod sa yapak ng kanyang ina, at naging isa rin tanyag na singer. Ito ay nakilala bilang si Jaya, ang Queen of Soul. Ayon kay Elizabeth, siya ay walang pinagsisisihan sa mga nangyari sa kanyang buhay. Sa kanyang pagtanda, siya ay masaya sa simpleng buhay, at ang kanyang tanging nais ay palagi lang masaya. Pero ang tawag ng entablado ay nandyan palagi sa kanyang puso, sapagkat ang pagkanta ay ang kanyang fashion at sining. Kaya naman si Elizabeth ay tumatanggap pa rin ng mga guestings, at singing engagement. Noon October 8, 2016, si Elizabeth Ramsey ay pumanaw dahil sa hyperglycemic attack sa edad na 83. Siya ay nawala man sa ating buhay, ang kanya naman mga halakhak at awitin ay mananatili sa puso ng mga taong nagmamahal at humahanga sa kanya. Si Elizabeth ay isang tunay na inspirasyon para sa nakararami, dahil sa kanyang dedikasyon at sipag na ibinuhos upang marating ang kanyang mga pangarap. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Elizabeth Ramsey, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ako ay puputi. Ako ay puputi.